So ayun mga pre, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat. At syempre, welcome back dito sa channel ko. So ayun, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking video. At syempre, sa mga nagsishare ng mga video natin, maraming salamat. Sa mga nag-comment nga pala, mamaya, shoutout ko kayo. So ayun, nandito tayo sa breeding area ng ating mga mulis. At syempre, may ipapakita ko sa inyo. Isang kaibigan natin, yung nag-PM sa atin na bumili daw siya ng balloon at ng anak. Yung problema nga lang, yung anak niya ay hindi daw lahat balloon. So normal nga ba itong nangyayari sa mga balloons? So sa mga kaibigan natin na balloon breeder, so alam nyo kung ano yung pinagsasabi ko dito. Kaya sa video na to, ituturo ko sa inyo yung tatlong bagay na dapat ini-expect mo kapag nagbe-breed ka ng isang balloon mollies. So yun, kung gusto mong malaman, syempre, huwag mo kalimutan i-click ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga videong ginagawa ko. So sinumala na natin mga pre, let's go! So ayun mga pre, yung nakikita nyo ay yung kabubuan ng breeding area ng ating mga mollies. So meron tayo dito ang 8 maliit na concrete tanks. So bago natin simulan yung video, update muna tayo. So dito ay yung mga breeder ng ating Platinum King Balloon Molly. So nandito yan sa concrete na to. Yung problema nga lang, medyo mainit yung tubig kasi hapon nga at ayaw lang lumitaw. Pero ayun, nakita nyo, may lumilitaw talaga. Yan. So may mga fry na dyan, nakikita ko tuwing umaga. So dito naman yung fry section ng ating Gold Dust Balloon Mollies. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan, napakaraming mga fry ng ating Gold Dust Balloon Mollies. So hindi pa nakaling yan mga pre. So kung nakikita nyo, ayan, nagpapasok ako ng bagong tubig dito para naman ma-maintain natin yung oxygen level. Kasi hindi ako gumagamit ng kahit anong air pump dito, yun. So ayan no, meron ang lumalabas ng mga breeder natin. So mamaya lalabas rin yan mga pre. So dito naman yung breeder ng ating Gold Dust Balloon Molly. So grabe mga pre, ang lalaki ng mga breeder ko dito. Halos hindi sila magkalayo ng hinlalaki ko sa paa kalaki. So ganito kalaki yung mga breeders ko dito. So nasa 1 year na ata to. So dito naman yung assorted mollies natin at yung mga graveyard natin, yung mga kal ng ating mga binibreed na mollies dito. So nandito lahat. So more or less nasa 500 to 700 pieces ata. So excluding yung mga anak nila. So ayan, tingnan nyo naman, napakarami yan mga pre, taas hanggang baba. So ready to out na yan. Yung problema, hindi pa natin out sa market kasi meron tayo pinaglalaanan ng mga kaibigan natin. So dito naman yung grow out ng ating Platinum King Balloon Molly. So ayan, nakita nyo, kasi pag lumapit ako, lalayo lahat yan kasi hindi sila nasanay sa tao, dahil nga tinatakpan natin sila ng net para hindi mapinsala ng mga predator tuwing gabi. So ayan, medyo marami-rami na rin yung nandito. So medyo significant na rin yung number ng mga gino-grow out. So dito naman ay selected na to mga pre. Lahat to ay short body na. So balloon talaga yan mga pre. Sa kabila ay hindi pa natin yan na-select. So di ko alam kung visible sa camera. Ayun o, oh, yan. So siguro nasa 50 pieces yung nandito. Yan. Kasi nung nakaraan may oras akong magkaling sa kanila bago ko sa transfer dito. Kaya meron tayo dito na na-separate kahit papaano. So dito naman sa gilid ay yung imbaka ng ating mga mollies na Gold Dust Balloon Molly. So kapag lumaki na yung mga mollies sa fry section, dito natin nilalagay, dito natin yan iniimbak, dito nangyayari yung culling, yung sizing, lahat. So dito ako pupili ng mga short body tsaka yung long body ay hindi nasasayang kasi binibenta rin natin doon sa ating fish store. So dito naman yung mga fry ng ating assorted mollies, ordinary mollies, ayan o. Medyo marami-rami na rin yung mga fry dito. Almost nasa 150 pieces na ata yung nalagay ko dito. Baka sobra pa. So yung pinapakain natin mga pre sa kanila ay Koi King. So hindi to sponsored pero Koi King. Baka naman. So dito naman ay gapis to mga pre. Nakaraang vlog, naalala nyo.
yung ating Tuxedo Koi Guppy na may anak na. So soon ay mag-update din ako sa inyo. At dito, update ko na rin yung mga ref tub ng ating guppies. Ayan. So marami tayong mga video tungkol sa ating mga guppies. So check nyo na lang sa ating video. So ayan mga pre, kapag nagbibreed ka ng isang balloon molly, unang bagay na dapat mong malaman at tandaan para hindi ka masaktan. So pinakaunang bagay, kapag nagbibreed ka ng balloon molly, hindi maiwasan na meron talagang long body na lalabas dyan. Bakit? Kasi genetically yung balloon molly nagmula talaga sa long body. So dinevelop na lang na maging short body. So kahit anong gawin mo dyan, by genetic mutation, babalik at babalik yan. Although hindi nga lang perfect, pero talagang may lalabas na long body dyan. So alam yan ng lahat ng mga balloon molly breeders. So sineselect nila yung mga short body, at yung mga long body ay sineselect din nila at binibenta na pangmasa. So kung nakikita yung sa mga post nila na grabe ang gaganda, short body, ganda ng katawan, ganda ng anal, caudal, etc. Pero sa likod niyan mga pre, meron talaga yung kal. So wala siguro magsasabi ay perfect. Lahat ng pray ko ay perfect. So meron talaga dyan at merong lalabas. So tandaan mo yan mga pre. So hindi yan kabiguan kapag nagpalaki ka ng mga fry ng balloon molly mo at merong long body. So normal yan. So nakikita nyo yung mga breeder ko dito ng gold dust kung gaano kaganda yung katawan at ang laki. Pero eto, tingnan nyo, marami dito mga kal. So ito yung graveyard natin ng ating mga gold dust balloon molly. So mga long body yung dito. Ayan, nakikita nyo? Yun. So meron ditong black, at meron din ditong tangerine molly na lumalabas. So yun, yung kapangalawang bagay na dapat mong tandaan kapag nagbibreed ka ng balloon molly, genetically hindi talaga lalabas na perfect. Na kapag gold dust, gold dust. Kapag black, black. So meron talagang lalabas na ibang kulay. So gaya ng nangyayari dito sa aking breeding area. So dito, lahat ng dito nga pala ay ready to out na mga pre. So more or less na sa 300 pieces na selection ng gold dust balloon molly. So semi-breeder to breeder size yung nandito mga pre. So dyan mamaya ipapakita ko, ilalagay ko dyan para naman makita nyo naman kung ano yung mga tinatago ko dito sa breeding area. So never ko pa itong napakita mga pre. So dun nakalagay yung ating mga long body. So nakita nyo, so dalawang bagay na talagang hindi nyo maiwasan sa pagbibreed ng mga balloon mollies. Una, meron talagang long body na lalabas. At pangalawa, meron talagang iba na lalabas gaya na nandun. Genetically, magmumutate sila into balloon molly pero babalik talaga. Gaya ng gold dust balloon molly natin sa combination ng black and tangerine molly. Pero lumalabas pa rin talaga yung black molly, lumalabas yung tangerine molly. At syempre lumalabas yung kanilang pagka gold dust talaga. Yung half black at half gold. So, hindi natin yan maiiwasan, pero at least yung target natin dyan mga pre ay mapaganda at syempre mapataas yung porsyento ng mga balloon natin. Ayan. So, ayan mga pre, medyo lumalabas na yung mga breeder ng ating Platinum King Balloon Molly. Ayan o. So, may mga fry na. So, ayan mga pre, kung nakita nyo yung mga breeder ng ating Gold Dust Balloon Molly, so, puro liar tail yan mga pre. Kaya ito yung pangatlong bagay na dapat yung tandaan. Kapag nagbibreed ka ng isang balloon molly, lalong lalo na sa mga liar tail. So sa mga baguhan pa lang, yung liar tail ay yung buntot na hindi pa bilog, yung parang sungay. What? So yan, yung tinatawag nating liar tail. So dito, marami tayo dito gino-grow out na balloon molly, pero hindi lahat ng anak ng ating gold dust balloon molly liar tail ay liar tail. So posibleng na hindi to nangyayari sa ibang mga balloon breeder, pero sa case ko nangyayari talaga. So ipapakita ko sa inyo mga pre
yung mga ginagrow out ko dito na sample para makita nyo na may layer tail at saka round tail talaga. So dyan natin lalagay. Let's go! So ayun mga pre, kung nakita nyo yung video kanina, meron talagang layer tail at round tail. So kahit dito sa aking Platinum King Balloon Mule, meron talagang round tail na lumalabas. So hindi ko alam kung pure na layer tail yung hawak ko na line, pero posible na rin na cross out of layer tail at saka round tail, saka na maintain ko lang. So, di ko alam kung pure layer tail ba na balloon ay lalabas talaga ng 100% layer tail. Kaya sinabi ko kanina sa pangatlong bagay na ito ay hindi ako sigurado. So, sa mga balloon breeders natin dyan, pa-comment down below naman para may malaman tayong bagong kaalaman sa pagbe-breed ng mga balloon mollies. So, ayun mga pre, medyo hapon na. So, nung oras na rin, time check, 5:45 na, mag-aalas 6 na ng hapon. Let's call for a day mga pre. At syempre maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panood ng mga video ko. At naway meron kayong kaalaman na nalaman patungkol sa video natin. So sa mga nag-comment, so ito na yung mga shoutout.